welcome again sa aking YouTube channel. At this time, tuturuan ko naman po kayo kung paano magluto ng paa ng baka o yung tinatawag nilang balbakwa. Wow! Pero hindi ito yung tipikal na balbakwa na gamit yung paa ng baka. Ito yung balbakwa na new version siya na gamit ko yung paa ng baboy. At mamaya, huwag kayong bibitiw at para makita nyo kung paano magluto ng isang napakasarap na balbakwa na paa ng baboy version. So, enjoy at huwag kayong bibitiw. At ito na guys, ituturo ko sa inyo ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng balbakwa paa ng baboy version. Una-una, ito yung tomato paste, ito yung asin, ito yung paminta, ito yung bawang, ito yung slice na luya, itong siling green at meron ding pula, at ito yung dahon ng sibuyas. At meron ding buong sibuyas, ito, buyan para gagamitin ko mamaya sa paglaga. At ito yung buong bawang rin, gagamitin ko rin yan mamaya sa paglaga ng baboy. At ito yung ating seasoning, at syempre hindi mawawala, ito, yung paa ng baboy. So alam nyo ba guys, kung anong scientific name ng baboy? Yung scientific name ng baboy is Sus crufa domesticus. Pag sinabi mong domesticus, ito yung domesticated animal o ito yung mga hayop na inaalagaan ng tao para sa consumption, sa pagkain at para maging pet. So tinatawag domesticated animal. So yun. At magluluto na tayo ngayon ng balbakwa using ang paa ng baboy version instead na typical na paa ng baka, paa ng baboy version. So huwag kayong bibitiw. So guys, yung una nating gagawin, ilalagay muna natin syempre yung baboy. Ilalagay natin. Yan. Yung baboy. At syempre, papakuluan natin yan. At ako, alam nyo naman, ito yung gusto ko. Hindi ako nag-slice. Yan. Pagka nilalaga ako yung mga karne, buong sibuyas, buong luya, buong bawang lang yung nilalagay ko para manuot yung sarap. Yan. Yan. Ito yung luya. Papakuluan natin yan. At syempre, nagpakulo na ako. Ito, para hindi masyadong magastos sa gasol, nagpakuluan muna ako ng tubig. So, tingnan natin kung kalahati muna ng kaldero yung tubig na ilalagay natin. Kung medyo matigas pa siya, so dagdagan lang natin mamaya. Simula na yung ating pagpapakulo. At syempre, lagyan na rin natin ng konting asin muna para manuot na rin yung lasa. Pan muna natin at maghihintay tayo ng ilang minuto. So guys, yan na. Kumukulo na. So titingnan natin kung nandito siya. Maglalagay muna tayo ng paminta. At syempre kung merong mga lumulutang-lutang dyan na medyo yung taba niya, kukunin natin para hindi masebo. Ayan yung nasa taas merong. Eto na guys, humigit ko mulang na isang oras na pagpapakulo ng paa ng baboy. So maglalagay na tayo ng pampalasa. So maglalagay tayo ng seasoning. Notice na medyo yan. Medyo lumalapot na siya. Ibig sabihin, yung katas ng baboy talaga lumalabas na. At lumalambot. So maglalagay rin ako ng sili. 4 na piraso.
syempre, lalagay ko na rin itong dahon ng sibuyas. Lasang lasa. At yan, tignan na natin ito. Medyo malambot na siya. Pero siguro, subukan pa natin ng mga 15 minutes para mas malambot. So habang nagpapakulo tayo ng paan ng baboy para sa ating balbakwa, paan ng baboy version, mag-iisa muna tayo ng sibuyas tapos ng bawang para ilagay natin sa taas na part mamaya para naluto na at kung lumambot na. So, ayan guys, tignan natin kung malambot na. Ito na yung part na last part. Lalagay na tayo ng tomato paste. Para pang pakulay na nila. Kaluhiloy natin ng konti na para lumambot at matakulay na. Ilalagay na natin yung ating ginisang sibuyas, bawang, kanina. Ayan, sasabay na natin dito. Ayan. At halo-haloin. At yan. Ayan, nanunuot na yung lamang. Ayan. Ready na yun. Ayan. So, maghintay na lang tayo ng humigit kumulang 5 minutos or 5 minutes. Yan. At ito na guys. Bubuksan na natin kung luto na. Yan. Sarap. Bango na ng amoy. Pwede na ito. So, papatayin ko na. Yung taba. Talagang ito, yung paborito ng kilala ko. Shoutout nga pala kay Mark Escalona. Itong part na to, paborito niya to. And again, nandito na po yung natapos na naming lutuin. Ay, ako lang pala nagluto. Wow! Balbakwa. Pero, paan ng baboy version. At bago kami magsimula, ipapakilala ko muna sa inyo yung aking asawa. This is the first time na kasama ko siya na magmumukbang. So, ito na. Dan, 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 dan! Yan. Kasi na pangalan mo kung saan ka nang galing at ka saang mundo ka nang galing. Sige, go! Yeah. First time lang, first time. Nahiya pa. Sige na, go ahead. Hi, kapamilya, kapuso, kapatid. My name is Ria. Hindi nga. Tagalog. Hindi ka naririnig. So, lakasan mo yung boses mo. Pwede ba? Hi, kapuso, kapamilya, kapatid. My name is Ria. Nakabuti na yung bahay ng aking banal na si Clint. Diyaris pa din. At eto na, yung pinakahihintay naming dalawa at titikman na namin itong napakasarap na balbakwa. Wow! Na baboy version. At meron kaming balbakwa,
na Baboy version, meron din kaming pipino para hindi kami masyadong galing yan masakit sa batok. Kasi mataba. So ito pang paano na ano, para hindi kami masyado ano, ang Tagalog ng ano. Ng... Galing kami sa backyard no. Backyard? Sa likod ng bahay, eh, nasa harap ng bahay yung tanim, eh. Hindi nasa backyard 'yan. Oh, di ba nasa harapan ng bahay? Sa nasa harap din ano. So bago kami magsimula, magpi-pray muna kami. So samahan niyo kami. Pray. Lord, salamat po sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin. Salamat naman sa pagkain na binigay mo sa amin. At gabay na ma-enjoy namin ito. In Jesus' name, amen. So, magsisimulaan na kaming kumain at samahan niyo kami at huwag kayong bibitiw. So, let's go! Oo. So, unahin ko, titikman ko. Attack, yan. Yan, ito yung tawa. O yan, yung tawa. Yan. Titikman ko muna. Paa ng baboy. Ayun ba? Yung most of the time na nakikita ko niyo dun sa mga Facebook. Tingnan mo yung tabao. Yan yung paborito ni Makoy. Itik. Yan. Yung mostly ko na naririnig sa Facebook at yung mga comment section ba. Pagka merong picture na magaganda, marami akong nakikita na sinasabi nila, sana all. Di ba? Tama ba yan? Yung sana all. Kasi ngayon yun. Na-praise mo yun. Yung sinasabi nila, sana all. Nakasin mo yung boses mo. Sana all, di ba? Kasi, hindi natin alam na every time na nakikita natin yung mga friends natin o yung mga kamag-anak natin na namamasyal at gumagawa ng mga bagay-bagay na masaya, yung most likely na comment at karamihan na nagko-comment doon, sana all. Pero, alam mo bang bakit? Bakit kaya? Yung alam ko, pag sinasabi yung sana all, meron niyang konting inggit. Yung parang meron kang nararamdaman na inggit na you want what others have. Gusto mo kung anong meron yung iba, meron ka rin. Parang ganun. So sinasabi nung iba, sana all. So, it's somehow being translated into a feeling of envy. Yung parang nakaingit ka sa kung anong meron yung iba. So, kaya minsan sinasabi mo, sana all. Yun. Pag sinabi mo kasing sana all, minsan hindi natin inaamin sa sarili natin na meron tayong nararamdaman yung mga bagay na wala sa atin. Kaya yung expression natin sa my Facebook o sa ang comment section dyan, sana all. Basan ba nang galing yung ganung mindset? May idea ba? Saan kaya nang galing yun? Ba't ganun yung tao? Hindi ko alam kung galing yun eh. Pinta ko lang sa Facebook. Nakita niyo. Nakasagiposo na sa mga kabataan. Mm-hmm. At wala akong idea kung saan galing yun. So, meron yung sa Bible, yung dun sa Psalm 73:3. Alam mo ba yun? O yun, yung si Asap. Yung sinasabi niya. Ano sabi niya? Yung sabi niya, for I envy the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. So parang, nasabi niya, naiingit ako dun sa mga hambog, yung mga nagbubos ng kanilang sarili. Tapos naiingit din ako sa prosperity ng mga sa mga kagandahan ng buhay ng mga wicked, ng mga masasama. Yun yung sinasabi niya. Hindi ko alam bakit sinabi niya yun. Siguro, during those times, meron siya nakikitang, bakit ba yung mga masasama, maganda yung buhay, maganda yung nangyayari sa kanilang buhay, marami silang, nagkakaroon sila ng maraming blessings, kung nakikita nyo, marami silang pera, pero mga masasama naman sila, bakit nag-flourish yung buhay nila. So, sabi niya, bakit ganun? Yun sabi niya, bakit yung iba masama naman, pero ganun, nagpo-prosper pa rin sila, maganda pa rin ang buhay nila. Diba dapat minamalas, diba? Kasi masama yung ginagawa. Kaya nga, sana all, diba? Yun yung mga mostly na naririnig natin, ang talam natin, na hindi naman kasi yung pag sinabi mong typical na buhay ng tao, hindi lahat nang nangyayari sa buhay mo maganda.
at hindi naman pinramis ng Panginoon na, na kahit lahat ng pinipray mo, natutupad. Depende yun sa will niya. Kaya, yung nga sabi ni Paul, yung sabi ni Paul, sabi niya doon sa Philippians 4.11, sabi niya, I have learned to be content. Ibig sabihin, ano yan? Ikaw mag-explain. Ako ba? Explain. Sabi niya, naranasan niya daw na yung mga kailangan, naranasan niya rin yung abundant, yung marami siya. At alam niya, okay lang siya maging contento. I have learned to be content. Sabi niya, napag-aralan kong na maging contento whether may nangangailangan ka or meron ka. So, sabi niya, enough na nandyan si Kristo sa buhay niya na nagbibigay sa kanya ng strength. Mm-hmm. Yun, ng lakas. Now, in everything he does, sabi niya, kaya niyang gawin kasi alam niya si Kristo. So, yung na-found niya na yung greatest joy niya, na kahit meron ka man or wala, alam niya that he is still contented and he is still satisfied through his relationship with Jesus Christ. Tama. Ayo, meron ba kayong relationship with Jesus Christ? Tama. Alam niyo ba, si Paul, kung sino yung focus niya? Yung focus niya, hindi na yung sarili niya at yung mga gusto niyang gawin. Diba? Yung focus niya, yung will ng Panginoon. Sana all sumusunod sa will ng Panginoon. Paano ba malalaman yung will ng Panginoon? Paano nga ba? Sa next na topic namin, abangan nyo. Paano nating malalaman kung God's will ba talaga yung mga bagay-bagay? Sa next topic natin yan. O sa next, hoping na susubaybayan nyo yung mukbang namin together with my wife at para may matutunan kayong mga kakaibang bagay at the same time na makakatulong sa inyo, hindi lang physically, pero ito mukbang na to, sakit batok to. Pero okay lang, nag-enjoy naman kami. Ang sarap magluto ng akin. Yan. Gwapo-gwapo. Asaw. Yan. Pero alam mo ba, if you focus on others, ano mangyayari? You will be depressed. Magdi-depress ka talaga kasi makikita mo kung ano meron sila. Mm-hmm. Diba? If you focus on self, you will be narcissistic ka, obsessed ka sa sarili. Obsessed. If you focus, tapos nagiging self-centered ka. Yan. If you focus on sino? Your boss? Sino boss mo? You will be oppressed. Yeah. Feeling mo lagi ka lang kawawa. Oh, bitter ha. No, maganda na. Pero, if you focus on Satan, you will be possessed. Mapoposess ka talaga. Possessed. Delikado yun. Kasi pag sinabing possessed, siya yung magkocontrol ng buhay at isipan at kaluluwa mo. But, remember, if you focus on God, you will be refreshed. Renewed. Refreshed. Yan. Para meron ka pang peace at lagi kang masaya. Yung inner joy. Yan, diba? Yung inner joy. Yung kung yung si Asaph, yung sa Psalm 73:3. Saka sa ano, Psalm 73:25. Sinabi niya diyan, "Whom have I in heaven but you? Nothing on earth I desire besides you." So, yung nakita niya na yung ultimate satisfaction niya, yung ultimate happiness niya, yung joy niya, yung peace niya, yung completeness niya sa Panginoon lamang. Yeah. No, kung ma-experience mo yun, lahat ng bagay na nakikita mo sa paligid mo, hindi nagiging importante yan. Kasi isa lang ang bagay ang importante sa'yo, ang Panginoon. Kasi sa Panginoon pa lang, sapat na. He is enough. And Christ is enough. Yes. Kung mag-focus ka kay Christ, isa lang yung sigurado. Kung maniniwala ka that na si Jesus Christ, He died on the cross at binayaran niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan nating lahat, He will guarantee na someday makakasama mo siya kung saan siya nag-i-stay. Sana all may relasyon sa Ama at naniniwala kay Jesus Christ.
At isang paalala mula kay Clint Palaboy na ang buhay ay may hangganan at may katapusan. At dapat mong makilala ang poong may kapal at ang totoong nagbibigay ng kaligtasan. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Sama ng gabi at mag-i-enjoy kami! Ang next topic is paano malalaman kung God's will?